record. Oo, hindi, may buo. So good evening mga Pops, welcome sa Chew Show at ito ang part 3 ng ating Beyond the Food series. Titikim tayo ng Chinese style fried chicken. Kaya binihintay natin, Chura! Ito yung pinakasimpleng mami na nakita ko. Pusa natin ating onion chives. Asado sauce. Ayan. Halos di na kasi sa plato kasi sobrang dami. Ayan mga Pops, ito ng ating part 3 ng ating Beyond the Food series. Mamaya pupunta tayong Lucky Chinatown Mall dahil nandun yung sikat na fried chicken. Pressured cook ata siya. At meron tayo dito bagong lahat. Di ko papalagpasin itong ube latte milk tea dito sa may Engipin para sa inyo. Ube, pare. Ubing-ube talaga. Hindi gaano matamis. Nangibabaw yung ube. Madamig, perfect sa mainit na panahon. Ngayon, ang gagawin natin... Hey, hello, Pops. Hey, Pops, tayo doon. Ngayon, gagawin natin, pupunta na tayo ng Lucky Chinatown Mall. Tara! Sa una kasi dapat kailangan painitin mo yung ano. Dalawang klase na ano dito. Oo, kailangan painitin mo muna siya. Kailangan mabot ng 180 degrees. Tapos? Tapos, halo. Pagkaalo, sakip ulit. Kasi bababa yung degrees niya. Pagka umabot ulit ng 180, bukas, sasalo ulit. Kailangan maintain mo siya ng 180. 180 degrees. Ayun mga Pops, nandito tayo ngayon sa Tagalog Fried Chicken sa Lucky Chinatown Mall. Hindi ko gamit yung aking camera dahil bawal daw yung malaking camera. So gamit ko lang iPhone. So pasensya na kung pangit yung mic. Pero ito nga, ito yung star natin. Tawag is Tagalog Fried Chicken. Pressured chicken siya. Pero Chinese style siya. Tagalog chicken ang pangalan. Pero Chinese yung flavoring. Kailangan, bago mo isalang yung fresh na hilaw na manok, e nasa 180 degrees yung init. Para pag binabad mo yung crispy at sobrang luto. Kaya ang gagawin natin ilang minutes na lang, ilang minuto na lang at maluluto ng ating Tagalog fried chicken. Di ako nagluto ng marami, walang tao masyado eh. Lama. Hindi, may buo. Toasted na. Hindi ako nagluto. Ngayon nga lang ako nagluto ulit. Toasted na. Liit. Sa grato yan? Bose. Nag-25 ako kasi ano? Hina. Para kapsan. Ayan, so buksan na natin. Bawal natin gamitin ang ating Lumix GH4000. Sobrang sinip up. Okay, hold on this. Sobrang juicy. Ayan, so kumuha na tayo. Grabe kung makikita niya lang. Sobrang usog at sobrang init pa. Look at that fish. Uy. Alam mo nang dapat sa dila mo, there's Chinese spices nga dun. Hindi lang siya basta prinito. Well marinated, crispy inside. This one, hindi to oya. Alam ko mili ko sa word na juicy pero this is the juiciest fried chicken na tikman ko. Piping hot pare. Actually yung balat niya,
hindi siya yung tipong crispy na maririnig mo eh. Pero yung pagkalutong niya, alam mo, saktong-sakto lang. Ay, look at that. 20 siya. Kita mo yung juices? Galing sa manok lahat yan. That's amazing. Perfect golden brown fried chicken. Isa pa? Last bite, Pops, dito sa Laki Chinatown Mall, dito sa Tagalog Chicken. So yung mga Pops, tapos na natin gawin. Tapos ng ating 3-part Beyond the Food series. Isang buong araw ko lang itong ginawa. Sobrang busog ako, pare. Sobrang daming pagkain nun. Pero that was truly amazing. Sabi ko nga, kung pupunta ka dito sa Binondo, dapat gutom ka. Dapat handa ka, dapat naka-rubber shoes ka. At kung pupunta ka dito, ang suggest ko lang, pumunta ka ng weekdays. Kasi panagurado kung weekends, sobrang daming tao. Ibang saya ang darama ko ngayon dahil mahigit 1 year ako din nakapunta sa Binondo. Ito yung isa sa pinaka-paborito kong food spot. Ang dami pwedeng kainin dito. At masasuggest ko, mas maganda kung may kasama ka. At laging tandaan, wear your face shield at face mask, mga Pops. Siyempre, kung nagustuhan niyo yung video ito, huwag kalimutan like and subscribe sa YouTube channel na Chewy Show ako. Si Pops Chewy dito sa oldest Chinatown in the world ng Binondo, Manila. Nagsasabi, stay safe. It's a good night and goodbye.